So guys, ngayon may i-share ako sa inyo yung nabili kong mountain bike na 4,000 pesos. What? Kaya yan? Pero bago yung shoutout ko, muna pala kay sa kaibigan ko, si Boy Itlong. Ito. Wow! So cute, diba? Sabi yan. Sa bike nga pala na. Nabili ko lang siya sa marketplace sa Facebook. So, yung price niya is nasa 5.5. Then, nag-sale sila, binabaan nila ng konti na naging 4.5. Tapos, chinat ko yung nabibenta kung pwede ba 4K na lang. Pumayag naman sila. Then, tapos, nabaan lang siya sa akin ng 100 pesos for shipping fee. Punta dito sa bahay na. Dumating na siya kahapon. Then, dinas-drive ko agad. Sa pag-test drive ko, sulit naman. Parang hindi naman ako lugi sa 4,000 pesos na kasi brand new. Tapos, ang ganda. Hindi halatang mura. So, yun ano. Pagkita ko muna sa inyo kung meron sa bike na yun. Let's go! So guys, yan na po yung bike na sinasabi ko sa inyo. Nabili ko sa halagang 4,000 pesos. Ngayon, tingnan nyo kung gano'n siya kataas. So, ayan yung guys, no? Nasa 5.7 pala height ko. Then, ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ang meron sa bike na ito. So, yeah, ayan guys, no? Ito na siya. Speed naman sa harap. Ayan. Ngayon dito, ito yung shifter niya sa likod. Ito sa harap. Nabali siya guys kasi alata naman na low quality lang. Pero nasa 100 pesos lang din naman to. Ito ang dalawa na to. So good lang. Hindi na lugi sa 4,000 pesos. Tapos yung brake naman niya is napaka kumakapin talaga. Worth it na worth it. Tapos ano pa ba? Sa shifting naman niya okay naman. Okay naman, medyo may lagatik lang yung tunog, pero masasabi ko pa rin sulit sa halagang 4,000 pesos. So, ano pa ba? May reflector para siya dito sa harap. Siyempre sa likod meron din dito. Ngayon guys, sasabihin ko sa inyo yung mga nagustuhan at nagustuhan ko dito sa bike na to. Yung ayaw ko lang sa kanya is parang wala akong ayaw sa kanya, lahat gusto ko. Kaya sa halagang 4,000 pesos, masasabi kong worth it siya. Kahit sabihin na natin low quality lang siya, pero worth it na worth it. Pagbibilhin mo. Yun ang guys, no? Yung likes and dislike ko sa bike na yun ay yung sobrang taas. Sa sobrang taas niya, pag kunwari sa mga traffic na daan,
mahirap siya i-sequence kasi sobrang taas nga talaga kasi yung height ko is nasa 5'7 pero nahihirapan pa din ako. So, ipapababa ko pa din yun, susubukan ko kung pwede. At dun naman sa gear shift niya, low quality kaya nabali kasi plastic lang. Plano ko yung palitan ng yung metal o medyo kamahalan konti para maging smooth naman yung shifting niya. Pero yung plastic na yun is smooth naman siya, yun nga lang is low quality. So nagustuhan ko naman dun sa bike na yun, yung halos lahat. Kasi forma pa lang, parang masabi mo na worth it na worth it. Sa halagang 4,000 pesos na nilabas mo, brand new yung balik sa'yo, magandang performance. Although may papalitan kang konti, pero di naman masakit yun. 4,000 pesos. Para sa akin, masasabi ko talaga, worth it na worth it. So guys, hanggang dito na lang muna ako. Makita na lang tayo sa susunod na video ko. Bye-bye!